Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Kilo po sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Ay, Mama Sam, magandang tanghali. Hello, 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 hello. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago namin subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa Lauren Q channel at sa lahat naman ng sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre exciting moment na tayo dito sa Miss Grand International. Talaga naman, ito na yung hinihintay natin, ang preliminary competition. Ikaw, Lauren, anong ina-expect mo sa preliminary competition mamaya? Mama Sam, ako ang ina-expect ko mamaya dito sa prelim competition ng Miss Grand International ay ang gagawin ni Roberta Tamundong. Ano nga ba ang pasabog na ipapakita ni Roberta Tamundong dito sa prelim competition niya? At naabangan ko din dito, Mama Sam, kung sino din kandidata ang magpapaandar ng bonggam-bongga mamaya. Ayun, ako naman ang inaasahan ko, syempre, lahat ng kandidata dito ay syempre magpapatagisan ng galing sila. Ito talaga yung ibibigay nila yung best nila kasi syempre agawan to para sa slot ng top 20. And then of course, magkakabugan talaga ang mga kandidata. Dito din dapat ilabas ni Roberta Tamundong yung sinasabi na caliber performance. So yun yung inaasahan ko mamaya. Pero syempre, sa bawat competition, meron tayong inaasahan at meron tayong, nako, expect mo na. Kaya nga itong tinatawag ngayon, ang ating talakayan ngayon ay expect to unexpected. Di ba, Lauren? Yes, Mama Sam, tama ka dyan. Meron nga tayong inaasahan at meron din tayong hindi inaasahan mamaya dito sa prelim competition ng Miss Grand International na pwedeng mangyari. So yun. So, syempre, nandoon ako mamaya, syempre, inaabangan ko dito yung pasabog ng Miss Grand, di ba? Kasi syempre, nung ano na nga lang, yung Natcos na nga lang, grabe na yung pasabog nila. So mamaya siguro mas pasabog yan. Pero syempre, mas bongga ang coronation night, di ba? Pero dito tayo sa preliminary competition kung saan yung mga kandidata ay makikita na natin kung ano ba yung susuotin nilang mga evening gown. Ayun yon. Plus, hindi natin alam kung magsiswimsuit ba yung mga kandidata kasi syempre may swimsuit competition. Kung matutuloy nga ba to dahil Indonesia to. Alam naman natin ang Jakarta, medyo mahigpit sila pagdating sa, alam mo yon, sa mga skin, di ba? So, ayaw nila yung kita yung skin masyado. So, yun ang mga abangan natin kung ano ba yung ipapalit nila doon. Swimsuit ba o gagamit sila ng swimwear? So, hindi natin alam. So, excited to kasi ayan mo na makikita din kung ano ba yung ayos talaga ng kandidata. At si Roberta, ano ba ang gagawin niyang ayos, di ba? Kasi syempre, lagi natin nakikita si Roberta na laging laglag yung buhok, laging straight lang yung buhok niya, or minsan nagpo-pony siya mamaya. Kaya ano kaya yung ayos na gagawin niyang styling mamaya sa competition? Yan yung mga kaabang-abang dito sa preliminary competition. Saka syempre, kung paano niya ipapalo yung sarili niya ng bonggong-bongga, di ba? So yon. Yes. At Mama Sam, ikaw. Yes. Mama Sam, ito, meron lang akong question. Tingin mo, Mama Sam, may possibility kaya mamaya sa prelim competition ng Miss Grand International na si Roberta Tamundong na pumalya? Expect to unexpected nga, di ba? So, syempre, nandoon tayo sa nag-expect tayo na caliber performance yung ibibigay niya. Pero syempre, nandoon din na, oo, pwede. Kasi nangyari to kay Miss Philippines noong 2018 kung saan kung nagpapatagisan sila ng evening gown ay nadulas nga itong si Eva Patalingtong. So, nadulas siya. So, yun, doon talaga medyo parang, oh my God. Kaya sana talaga mamaya, yung performance level talaga na ipapakita ni Roberta ay pulido, plakado. Sana huwag magkamali. Sana huwag madulas. Di ba? Kasi, noong 2018 talaga, yun talaga yung pinaka-worst na pangyayari na naganap. As in, talagang nadulas siya nung bonggong-bongga si Eva. But, sige lang. So, naniniwala naman ako na kaya naman balansehin ni Roberta yung kanyang katawan pagdating sa entablado. Basta, maipakita lang niya yung tama. Kung ako sa kanya, huwag na siya mag-ikot-ikot kasi yun minsan yung nakakadelikado. Andulas kaya nung floor na yon. Actually, yung floor na tinatapakan ng mga kandidata, nakatapak na ako doon. Madulas talaga siya. Kung ako nga naka-rubber lang, nadudulas na ako. What if pa kaya kapag naka-high heels ka lang? So, medyo ang hirap maglakad doon. Saka, alam mo ba yung runway nila? Ang lapad-lapad doon. Sobrang, alam mo yun, gagalaw ka talaga ng bonggang-bongga. But syempre, titignan natin mamaya kung paano dadalhin ni Roberta yung sarili niya
sa competition. Yes, pwedeng pumalpak, pwede din naman talagang pula, ano, plakado yung galawan. Ayan. Ma'am Sam ako, I think pwede naman umikot yung mga kandidata. Depende na lang tumama Sam sa kandidata kung gaano nga ba kagaling magpasarela at gaano kagaling mag-perform itong mga kandidatang ito. Kaya okay lang Ma'am Sam na kahit umikot sila dyan basta magawa nila ng maayos. Yun nga lang, may possibility na minsan pumalya sila. Oo naman, totoo naman yun, Lauren. Wala namang problema kung mag-turn-turn ka dyan. Pero kasi ang question, kung sanay ka ba? Kasi kung hindi ka sanay, huwag mong gawin. Diba? So, medyo delikado. Mama Sam, ito naman. Sino ang inaasahan mong matinding makakalaban ni Roberta Tamundong dito sa prelim competition ng Miss Grand International? To be honest, para sa akin, syempre, lahat ng kandidata. Lahat ng kandidata kasi syempre ibibigay nila yung best nila dyan eh. Di ba? So yun talaga yung matinding makakalaban niya mamaya na magpapatigasan ng galing yan. But syempre nakikita ko, ang inaasahan ko na magpe-perform talaga ng bonggang-bongga mamaya, syempre andyan dyan si Brazil, andyan dyan si Puerto Rico, andyan dyan si Venezuela, andyan dyan syempre si Miss Czech Republic, si Miss India. Ayan yung mga nakikita ko na dapat abangan ni Roberta. Saka syempre yung mga Latinas, si Curacao, isa rin niya sa mga parang medyo nakakatakot. Oo, kasi iba din yung ipinapakita dito ni Curacao. And then, sino pa ba? Actually, madami. Halos lahat sila ay talaga namang iba't ibang eksena. Pero naniniwala naman ako na aangat dyan si Miss Philippines. Ayun lang naman yung dapat niyang gawin mamaya. Umangat siya sa performance level na ipapakita ng mga kandidata. Siyempre, ina-expect na natin yung mga kandidata magpapasalong ng todo-todo. Pero ang tanong dyan, anong gagawin ni Roberta Tamundong para iangat niya yung sarili niya sa competition? Ayun yun. Yes. Mama Sam, ako, I agree sa mga sinabi mong matinding makakalaban ni Roberta Tamundong. Lalong-lalo na dyan, Mama Sam, si Miss Grand Curacao. Natingin ko, Mama Sam, si Miss Grand Curacao ay isa sa mga magpe-perform talaga mamaya ng todo-todo. Yung magpapaandar talaga ng bonggang-bongga. Mm-hmm. Saka si Thailand, di ba? Iba din yung ano ni Thailand, may atake. Si Indonesia. Nako, syempre, nakakalangkada yung mga yan. So, ayun, basta tingnan natin kung sino yung aangat mamaya sa competition na to. Mama Sam, ito naman. Ano naman yun expected at unexpected mo dito sa Miss Grand International? Lagi natin tandaan, mag-expect tayo ng unexpected situation. Hindi lahat, di ba, ng naiisip natin ay plakado. Meron din mga pangyayari na hindi natin inaasahan. May mga pangyayari din na alam mo yon na parang hindi mo naman ina-expect pero biglang, uy, wow, ang bongga pala. Pero ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung dapat nating i-expect? Wala. Wala tayong dapat i-expect. Just watch it. Just relax, sit down, and look. Enjoy the moment. Diba? Ayun lang eh. Ako kay Roberta, sa totoo lang, hindi ka naman dapat mag-isip ng kung ano-ano. Just relax yourself and fight. Hindi mo kailangan isisip sa sarili mo na, ay, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin, ay, dapat ganito ako, dapat bongga, magpapasabog ako ng todo-todo. No. Kung ano yung performance na ipapakita mo mamaya, i-enjoy mo lang yung entablado. Ilaruin mo lang siya. Kasi yun lang naman yung dapat mong gawin dito eh. Kasi kapag nilagay mo na sa sarili mo yung competition, medyo mag-i-struggle talaga. Doon nag-i-struggle. Kasi yung kasasabi na, ay, magpapasabog ako ng bonggang-bongga. Ay, aagiba ako ng todo-todo. Watch me, guys. I think, don't say anything. Just go, enjoy the moment, rumampa ka lang, laruin mo yung entablado. Ayun lang. Kasi kapag yung nandoon sa isip mo yung laban, doon nagkakaroon ng problema. Doon pumapasok yung unexpected situation. Ando doon yung nadudulas yung kandidata, ando doon yung hindi niya naibigay yung dapat na ibigay kasi nakaprogram sa utak niya. Pero kapag nandoon siyang relax lang siya at lalabas siya sa entablado as Miss Philippines, Miss Grand Philippines, ilakad lang niya yon, tapos i-enjoy niya. Kung ano yung tugtog, ayun yung sayaw. Dapat. Ganon. Kasi kapag yung halimbawa ang tugtog ay cha-cha, eh, ginawa mo naman ay tango, medyo magkakaroon talaga ng problema, di ba?
Dapat kung ano ang tugtog, yun lang yung sayaw mo. Ayun lang, doon mo lang ipalo yung competition. Kasi doon lang din naman lalabas yung performance level na sinasabi mo. Kasi mas magagawa mo yung performance level na yan kapag nai-enjoy mo yung tugtog. Yes, Mama Sam, tama ka naman dyan. At I agree, Mama Sam, sa sinabi mo kanina na enjoy na lang yung moment at huwag niyang isipin na ipapanalo ko to. At isipin niya na lang, Mama Sam, na sabi mo nga, keep going lang at enjoy yung moment. Pero yun nga, Mama Sam, tayo naman dapat don't expect too much para at the end of the day, hindi tayo ma-hurt kung ano man ang mangyari dito sa prelim competition ng Miss Grand International. Ayun, don't expect too much kasi para hindi tayo ma-disappoint doon. Ayun yung ibig sabihin nun. Kasi yes, kapag nag-expect ka ng more, more disappointed yung marireceive mo. So ang akin, siguro mas maganda, keep praying for her na sana makapag-perform siya ng bonggang-bongga. And then vote for her also. Support her. So yon. So ganun lang yung mga dapat natin gawin dito. Hindi natin dapat ma-pressure. Hindi natin dapat i-pressure. Kumbaga, just enjoy the situation. Enjoy the moment. Enjoy the Miss Grand. Yon, ganon. Kasi ang Miss Grand naman is entertainment. So, dapat ma-entertain na lang tayo more than doon sa para nakaserious tayo doon sa mga sitwasyon na nangyayari dyan sa Miss Grand. Kung baga, enjoy natin. Maganda ang pinapakita ng Miss Grand. And then, doon tayo dapat matuwa sa kung ano yung pinapakita nila. So, supportahan natin, hindi lang si Roberta Tamundo, kundi yung mga kandidata na lumalaban at nag-e-effort dito para mabigyan tayo ng magandang entertainment. Tapos, kay Miss Philippines naman, syempre, nandun lang, keep fighting. Enjoy. Go to the flow. Diba? Kung ano ang tugtog, ayun yung sayaw. Kung tango, tango. Kung cha-cha, cha-cha. Hindi mo po pwedeng gawin yung tango at tugtog, gagawin mo cha-cha. So, medyo mahirap yung complicated yun. So, yun. So, basta ako, nakikita ko lang mamaya is exciting to na ipapakita ng Miss Grand International sa atin. And then, of course, excited ako makita kung ano ang performance gagawin ni Roberta Tamundo dito sa competition niya sa Miss Grand International. Are you ready, guys? So, yun. Ikaw ba? Handa ka na ba? Yes, Mama Sam. Excited na ako mamaya sa gagawing paandar ni Miss Grand Philippines na si Roberta Tamundong. Yun guys, kayo guys, ano guys ang ina-expect at unexpected ninyo mamaya? So kayo guys, ano naman ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q? Please comment below para at least malaman naman namin kung ano ang opinion nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys! So yun na yan, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa amin ngayong tanghali with Mama Sam. Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click nyo na rin po yung notification bell para always getting updated sa mga susunod pa naming segment with Mama Sam. So yun guys, guys always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganun, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sumuli natin chikahan! Paalam! Have a nice day! Mag-lunch na rin kayo!